mga details na binigay sa'yo, i-analyze nyo ngayon, possible ba na a condominium ilagay natin? Possible ba na mayroong retail areas? Possible ba na, ano, na yung mga gagamit dito, yung mga nasa, natatrabaho sa mga adjacent buildings? Next is yung search. Ano mga materials yung ilalagay natin dito? Gusto mo ba na mayroong ganito? So, yun yung nalagay natin doon. So, basing dito sa tatlong to, yung formulation, analysis, and search, magkakaroon ka ngayon ng decision, mag-eliminate ka, hindi na pwede nito. Nakita namin kasi na ayaw ng mga tao to. Ito, ilagay natin, kulang yan. So, doon yun sa part ng decision natin. And then, we have specifications, sino yung paglalagay natin ng mga materials, and then modification. If may makita kayo na kailangan palitan, okay, so papalitan natin yan. Minsan kasi, di ba, may mga modifications lalo na sa site mismo, kahit may plano na, namo-modify pa rin kahit nandun sa site na. Okay, kasi tulad na, itinatawag natin yun kapag private, is change order ang tawag natin doon. Diba, alam ko na-encounter nyo yun, lalo yung mga nag-OJT sa mga government agencies, no? May tinatawag tayo na change order. Ibig sabihin, papalitan yung supposed to be na ilalagay doon sa site. So, yung contractor, sasabihin niya, doon magsusulat siya kung ano yung mga i-change order, magtitake siya ng picture, tapos i-estimate niya yung mga pagbabago, tapos ipapa-approve niya. Okay? So, ipapa-approve niya. So, hindi niya muna pwedeng galawin yung mga ipapa-change order niya. Kasi once na ginalaw niya, tapos hindi na-approve, sa kanyang bayad yon, hindi bayad nung agency. Okay? So, mayroong modifications na ganun. Or even kasi, may mga construction na naguhukay, di ba? Naguhukay na sila ng ganyan, no? Pagkahukay, may nakita silang bomba doon. Yung mga sinauna pang bomba. So, kailangan pa nila magtawag ngayon ng mga bomb squad. Titignan kung live pa yung mga bomba na nandoon. So, hindi natin yan maiiwasan sa site kasi talaga. Even dun sa mga area na far flung, no? Yung ekta-ektarya, yung project mo, siguro planta yon. Kayo din, siguro mapunta kayo sa construction, ano, sa construction site, maging field engineer kayo, ma-encounter niyo yung ganun, no? Yung habang naguhukay, biglang may bomba doon. So, paano kung natamaan yun during nung nandoon kayo? So, syempre, sasabog, di ba? So, hindi nyo alam. So, laging, on the day, or the first day pa lang, alam nyo na dapat na laging may risk sa project. Okay, so, yun yung mga nandoon sa site. Pagkakuha mo siguro, or hindi kayo nagtawag ng bomb squad, di ba? Biglang sumabog yung mga yon. So, lagi kayo, yung safety ninyo dapat yung isipin ninyo. Okay, so isa yun sa mga modifications natin. So, matitigil na naman yung construction, mapapalitan na naman yung design. Okay? And then we have functional design. Is to treat the facility as a complex system of interrelated spaces which are organized systematically according to the functions to be performed in these spaces in order to serve a collection of needs. So the heuristic approach used in arranging spatial layouts for facilities is based on generally on the following considerations. So we have identification of the goals and construction for a specified task. Next is determination of the current state of each task in iterative design process. Next, evaluation of the differences between the current state and the goals. Lastly, we have means of directing the efforts of search towards the goal on the basis of the past experience. So, functional design, this is the collaboration of the different trades. So, hindi na lang basta-basta structural, hindi na lang basta-basta architectural. So, pati MEPF kasama na doon. We have yung MEPF, we call that mechanical, electrical, plumbing, and fire pro. So, yun yung MEPF natin. So, nagkakaroon na ng collaboration yung functional design or yung mismong building natin, nagkakaroon na ng collaborations. So, meron tayong application na ginagamit, yung sa Revit. Alam ko na-encounter nyo na yun, yung Revit natin. It is also in an Autodesk, katulad ng AutoCAD natin, no? Sa Revit na yun, tine-check kung may clashing. Okay? Pumasok ba yung tubo ng plumbing doon sa loob ng konkreto? Kasi, di ba, naral natin yan sa RC natin, na nako-compromise yung strength ng concrete natin kapag may mga hinahalo tayong bagay sa loob niya, tulad ng kunyari yung bakal pa lang, di ba? Sinecheck natin yung ratio ng bakal against dun sa concrete natin. Sinecheck natin kung pwede yung area na yun.
'Di ba kasi natanggal yung area na yun para doon sa ano eh sa concrete natin, yung tensile against doon sa compression. So, 'di ba? Yun yung chine-check natin sa RC natin. So ganun din yun. Pag nagpasok ka ba ng bakal doon, ng tubo doon ng plumbing, makokompromise. So tinitignan nila kung may clashing. Clashing kasi yung tawag doon sa mga hindi dapat pwede na mga ano na iba't ibang materials dun sa structural natin. Okay? So yun yon. So that is that's all for the design functions, and then we have design methodology, innovation and economic feasibility, innovation and technological feasibility, design and construction as integrated system. So we have all five contents in na na-discuss natin in the design and construction process. So from here, you will choose one out of these five, no? And you give examples basing from your research or yung na-search, no? Or even yung experience ninyo. You can present it in different ways. You can present it in pictures, in graphs, or anything na gusto nyong i-present na mas madaling maintindihan to give examples para dito sa limang to. Okay? One out of these five. Okay? Anything, any example. So, at least meron kayong explanation kung bakit. So, I have already grouped you into five groups. Five groups na ba to? 1, 2, 3, 4. Oo, tigas ulo talaga. Eh, bakit four? Anong gagawin natin dyan? Sino pa yung walang group, pag-grupo? Mga bagong pasok. Takata, ma'am. Takata, sino pa? Ayan, magkakagrupo na kayo. Sige na, i-type in dito. Sustiger, o. Takata, Sustiger, Danao, sino pa? Ayan. 2, 4. Si Melanie ito. Ano daw? Bakit? Anong sabi ni Rowena? Apay, awan, pay. Check ko na attendance. Mawala siyang phone, ma'am. Hindi siya makontak. Ha? Si Rowena. Si Rowena, ma'am. Baka hindi niya alam. Diba na pag-usapan na natin na ngayon na Friday na muna tayo? Okay, sige. Si Takata na Melanie. Ano daw? Sinong si Takata na Melanie? Magkaiba yata si Takata at Melanie. Ano okay? Magampon daw kasi sila ng isa, ma'am. Ampon na lang kami isa, ma'am. Okay, sige. Eh, yung iba, Danao, saan ka papasok? Kina? Eto, kina kendangan ka, diba? Diba mo ba sila friends? Okay, sige. Sino pa? Sino pang wala? Sustiger, ma'am. O, Sustiger, kanino ka papasok? Kinakendangan na din? Sige, ma'am. Okay, sige. Sige, start na tayo. So, ang una nag-type sila, Kawili. At Kawili, pili na kayo A, B, C, D, E. B daw, ma'am. B daw, ma'am. D. Okay, sige. D as in dog. Boy, ma'am. Ay, sorry. B-boy, ma'am. B-boy. Okay, B-boy. Sige. Next. Uy. Ay, we. Sorry. We. Ma'am, is E na daw. Functional design. Functional design. Okay, E. Next. Perdido. Ma'am, wait lang, ma'am.
Ten. Ayaw niya mag-decide. Baka sisihin daw siya lang kang grupo niya. Pag-decide ko sila, ma'am. Wait lang. Sorry, ma'am. Ikaw naman leader, Mare. Ikaw na pili. Oo nga. Ano ba naman yung, ito talaga yung walang buntot to eh, no? Ayaw mag-decide sa sarili niya eh. Pwede naman din. Diba? Mamaya pumili siya, ayaw pala na makagroup. Isisihin pa sa, wala tayo tuloy mahanap na example dahil sa pinili mo. Sabi mamaya ni Antonio sa kanya, break na tayo. Sari. Ma'am, gay kasi gusto niya, ma'am. Gay? Sisis. Innovation and Economic Feasibility. Ma'am, ano na po yung napili, ma'am? Bali, B. Tapos, E. Tapos, ngayon naman daw is C. So, B, C, E. A at D na lang. A and next. Oo, pagirigan. A na lang, ma'am. Hindi ko alam yung CNB. Bahala. Okay. So, wala ka ng choice, Melanie. D kayo, okay? Oo, sabi niya. Rinig niyo? Okay, ayun. So, you cite 2 to 3, at least 2 to 3 examples. Basing dun sa mga pinili ninyong design process, okay? Part of the design process. So, 2 to 3. Ano sa tingin ninyo yung mga na pwede dyan? Okay, anything. Anything kung anong gusto nyo. You convert it in PDF, please. Para ma-check ko siya na mabuti. You convert it in PDF. Pwede nyong gamitin, pwede nyong gawin siya in Word. Tapos, you convert it in PDF. And then, pwede nyong gamitin yung PowerPoint if you gusto nyong masyadong bonggacious. Okay? Pero ang sasabihin ko sa inyo, hanggang 10:30 lang. Yes. Ngayong araw, ma'am? Yes po. So hanggang 10:30 lang. So you collaborate with your classmates. 2 to 3 examples lang. Anything na pwede ninyong ilagay na example dun sa lima. So hanggang 10:30 lang. Rag na, ma'am. Hanggang 10:30 lang. Ma'am, paano example? Anything. Anything na pwedeng example, pwedeng mag-site kayo ng picture, ganon. Kanyari sa design and construction as an integrated system. Okay, so ilagay mo yung example ng isang picture siguro na anong ginagawa nila sa yung design at saka yung construction na nagkakaroon sila ng integration. Okay, so parang ganyan ba? So, specific dapat yung example. Let's say, maglagay ka doon ng bahay. Okay? Anong, ng tawag dito, ng residential house. So, from blueprint, going to the construction, merong tayong, oh, so mga ganun, sasabihin nyo na lang, explain nyo kung bakit andoon yung design and construction as an integrated system. So, mga ganyan. So, konti lang naman, huwag naman masyadong 50 pages, hindi book yung pinapagawa ko. As in, kahit two examples lang. Okay? So, go na para may time pa. 1.5 hours. Almost. Okay? So, kung ano lang yung matapos ninyo. Kasi bukas, wala. Hindi naman tayo mag-meet eh. Okay na? So, okay. Huwag nyo palang kakalimutan. Meron kayong quiz sa Monday sa earthquake. Okay, so ano na, wala na? Gawin nyo na muna yan. Huwag yung isama yung dito mo.